Magandang araw po sa lahat at welcome back po ulit sa aking channel. At sa video po natin ngayon ay ituturo ko sa inyo yung pag-wiring, yung actual na pag-wiring dun sa ganitong timer. So kung makikita nyo, backlash na siya kasi kanina nakalas ko na siya. So naisipan ko ulit na gawa ng video. So ayan, nakahinang na. Pero papaliwanag ko rin sa inyo kung ano yung mga tinanggal ko dito sa ating timer. So start natin na. Ang tinanggal ko dito is yung micro switch niya. Tapos itong LED light at itong isang maliit na resistor. Kasi itong micro switch na to, pinalitan ko siya ng yung may tatlong paa. May tatlong paa na micro switch. Merong common, merong normally open at normally close. Kasi itong tinanggal natin, itong tinanggal ko ay dalawang paa lang, normally open saka normally close lang. Ito to. Ayan yan, makikita nyo, dalawa lang yung paa nya. Tinanggal ko tong indicator light, hindi na po natin kailangan yan. Ayan lang po yung ating natanggal dyan. Tapos, hininangan ko na po siya nung ating 3 pins na micro switches. So ayan, kung makikita nyo, yung coil meron yan dalawang terminal. Dito sa kabila, merong resistor. So ito, makikita nyo, gagamit ako ng dalawang color code ulit para magka... Yung black natin, let's say ito yung ating neutral. Tapos yung white, ito yung ating live or hot wire. So itong nakikita nyo plastic dito, yan ay terminal black lang. Para maikonekta ng, hindi na ako gumamit ng electrical, ginamit ako na siya ng terminal black. Dumiretso siya sa resistor, tapos pumasok siya sa coil. Ito namang black na to, nakakonekta siya sa common ng micro switches. At the same time, nakakonekta din siya dun sa kabilang coil. Ito. Nakakonekta siya dyan. Kaya, ito yung ating supply na magagaling. Dito natin itatap si plug. So, ayan, start na ulit tayo. Dito naman, magsasolder tayo dito ng dito sa ating micro switch. Doon sa normally open at normally close, maglalagay tayo ng dalawang wire. Ito yung pupunta sa limit switches natin. Ito yung papasok. So magsasolder tayo ng dalawa. Dalawang wire siya, hindi siya magkasalubong. So ayan, ayusin ko lang. Doon sa mga nakapanood na, meron akong ganitong nagawa na video. Pero diagram lang siya. Ayan, kung makikita nyo. Merong nagkoconnecta tayo ng wire doon sa normally open at normally close na itong micro switches. So ayan, isolder ko lang. Binamit ko dito black and white para masundan nyo ulit. Pero kung isa lang ang color code nyo, walang problema. Basta walang linya lang na magkakasalubong. So ayan na, wait lang ha, hinihinang ko lang. Ayan. Ganyan magiging itsura niya. So ito, itong dalawang to, paghihiwalayin ko siya para malinaw na hindi siya magkasalubong. So ayan, ganyan yung magiging itsura niya. Ito yung sa power supply. Itong dalawang to. Tapos ito naman, yung kaninang sinolder natin sa normally open, normally close, yun yung papasok sa dalawang micro switch na magsiserve sa atin as limit switch para dun sa incubator. So ayan, babalik ko lang to dun sa place niya. So ayan, ayan, okay na. So ayan, ganyan lang kadali. Hindi na tayo kailangan gumamit ng relay. Ganyan lang kasimple. Tapos ayusin ko lang to para babalik ko lang sa ng buo. Tapos next dito yung wiring ng ating, lalagyan ko ng toggle switch para sa automatic and manual. At tatry ko na konektahan ng dalawang
micro switches na magse-serve as limit switches, at susubukan ko din natin na i-wire dito sa ating, so kung makikita nyo, lever type. Ayan, may winelding na ako dito kasi itong motor na to gagamitin ko siya ng lever type, hindi siya chain operated. So ayan, so balik ko lang to, ha, balik ko lang dun sa ano niya. So ano ko lang ulit, review ko lang ulit. So itong white na to, pumasok siya dun sa resistor na malaki, sabay pumasok siya dun sa may coil. Tapos itong black na to, nakatap ito sa common ng micro switch. Tapos the same time, pumasok din siya dun sa isang coil sa taas. So magkaiba na terminal yan. Ito neutral, ito hot wire, live. So ito, nakalimutan ko lang, balik ko lang tong itong magti-trigger sa kanya kung naka-timer or naka-manual siya. Pero dapat ito, dapat naka-pin lagi siya sa as timer. Nakalagay lang siya sa timer. Ayan, kung makikita nyo, nakaganyan siya. Makikita nyo yung clock. So balik na natin. Ayan, ganyan lang siya. So hindi ko muna siya tuturnilyo. Bali itong dalawang to, ito yung para sa supply. Tapos itong dalawang to, para sa micro switches natin. So strip ko lang yung kada wire, no? Strip ko lang siya. Itong dalawa natin, kung matatandaan nyo, itong dalawang block na to, ito yung nanggaling sa normally open at normally close nung micro switch na nasa loob. Ang gagawin natin dito ay itatap natin itong dalawang to dun sa ating gagawing limit switch. Tatap natin dito. So saan natin itatap? Ang magagamit lang natin dito is yung normally close. Parehas yan, maalin dito kahit magkabaligtad kayo. Basta ang ating itatap ay parehas silang nasa normally close ng dalawang micro switches. So ayan, nasa parehas silang, nasa parehas na normally close. Kahit magkabaligtad, okay lang. Basta ang importante, sa normally close nyo lang siya itatap. So solder muna natin. Solder ko to, pero madali naman itong tanggalin, eh. Babaklasin ko pa rin to kasi itong setup na to ay ilalagay ko dun sa aking 54 capacity na swing type. Dun nga po pala sa ating mga subscriber, gusto ko lang magpasalamat sa inyong pagsuporta sa channel ko. At sana po ay itong video na to, ginagawa ko to para din po sa inyo, at sana nakakatulong po ako sa mga beginner natin na gustong gumawa ng incubator. So itong motor, no, so kung yung susundan yung ating dalawang wire na block, galing siya sa, repeat ko lang, ha, repeat, ha, itong dalawang block na to galing sa normally close at saka normally open ng micro switch na inilagay natin
dito sa loob ng timer na to. Tapos itinap natin sa normally close ng tig-isang limit switches / micro switches. So ito yung ating source, itong dalawang to. Pagsasamahin ko na para hindi humalo pa. Kasi dalawang code yung ating color code ang ating ginagamit. Ito yung sa supply ha, itong may buhol na to. Tapos black din, black. So black din yung ating ano pagkukuhanan. Bali dito nga pala kasi dito, yung dalawang yellow na to, ito yung motor na to, ito yung 50. Nakalagay dyan, XD50KYTZ. So, kaya na nito yung 100 capacity. 100 capacity above, ito ginagamit ko. Pero pag mga 500 capacity, ang ginagamit ko na yung 60. Chain operated na ako dun. Pero siguro kaya din ito, hindi ko pa natatry. Kasi malakas naman yung torque niya eh. Siguro kaya nito hanggang mga 300 capacity. Pero kung ito ang gagamitin nyo sa 300 capacity, make sure ang gagawin nyo is chain operated. Pag mga 100 lang kayang-kaya nito pag lever tight. So ayun, balik tayo doon sa pag-wiring. Ito, itong yellow na to, ano siya, ito yung, dito natin ipapasok yung live. Magpapasok tayo dito ng white. Tapos ito namang dalawa, kaya meron tayong capacitor. Pag nakabili kayo ng ganito, meron na siyang capacitor. So, ang gagawin ko dito, gagamitin ko lang siya na synchronous. Ibig sabihin, mamimili ako. Bahala na kayo kung red or green ang inyong gamitin. Or clockwise or counterclockwise. So, magtatap tayo ng isang white. Nakalas tayo dito. Kasi naka-terminal block lang naman. Itatap natin siya sa white. Ayan, kumakita nyo. Pagsasamahin natin. Ito yung papasok sa motor. Tapos balik lang natin dun. Pinagsama ko lang siya. Kasi jumper lang naman. Ito ang papasok sa live ng ating motor. Ang gagawin ko dito sa motor ay single lang. Single line lang yung ating gagamitin. Clockwise or counterclockwise. Bahala na kayo dun. Basta hindi ako gagamit dito ng clockwise at hindi ko sila pagsasabay ng gamit. Isa lang din niya lang. So, itong white na to, ilalagay natin dito sa gitna. Kung makikita nyo, may terminal block tayo tatlo. Itong red clockwise, yung gitna live, tapos yung green counterclockwise. So, itong white na to, na nanggaling dun sa supply natin, lalagay natin sa gitna. Live to ha, live. Hot wire. Lagay natin sa gitna, dun sa yellow. Dun sa akin naman, sa maganto, pag bumili kayo ng motor, tatlong color code lang naman halos yung dumadating eh, yung color code. Kalimitan ganito. Sa lahat ng na-order ko ng motor, yellow, red, green lang ang kalimitan ng kulay ng motor, ng wire ng motor na dumadating sa akin. So, ayan na. Galing ito sa linya. Tinap natin doon sa yellow. Yung yellow, lagi magkasama yan. Dalawang yung yellow yan. Magkakonekta lagi yan. Ganyan ang pag nagwa-wire ng... Kasi pag mabibili nyo to, walang kasamang terminal block to. Itong terminal block na to, ako na lang naglagay nito. Tapos itong capacitor naman niya, kasama na niya. Pag nabili. So, ayan o. Ganyan. Dalawa yung paanong terminal block. So, papakita ko rin sa inyo kung paano yung ginawa ko dito. Doon sa mga hindi pa alam yung ganitong uri ng motor. Kasi kalimitan, pag mga beginner, ang ginagamit nila yung synchronous talaga. Yung 2-wire. Ito, 3-wire to. Ayan, ganyan siya. Yung red, nakatap doon sa capacitor, saka yung green. Tapos, pinasok ko lang siya sa terminal block. Itong dalawang yelong to, magkakonekta yan. Magkasama sila. Tapos, pinasok ko lang siya sa terminal block na yan. Pinaganda ko lang. Pinalinis ko lang siya.
So ayan, balik na tayo dun muna sa pag-wiring para so wag kayo mag pag electrical, wag kayo magmadali ha, para double check lang muna. Tapos dito pupunta naman tayo sa common, dalawang common. Magtatap tayo ng black. Ayan, strip lang ako ng black. Sa black na to, kasi black yung pumasok dito, black yung pumasok sa dalawang micro switch. So black din yung gagamitin natin, kasi yung isang live pumasok na sa motor eh. Ang hindi pa lang nakakapasok ng motor ay yung ating neutral. So ito, magkukonekta naman tayo sa common. Kukonekta natin to sa common. So ayan, solder ko na lang to para common ha, sa common natin. Pagkukonektahin natin yung dalawang common ng micro switches. Ayan, common. Tapos may wagang gunting. Putol tayo dito para medyo malayo-layo. So ang dami ko na sayang dito ng wire para lang sa inyo, kasi pinagputol-putol ko. Pero okay lang naman, at basta makatulong. Saka natutulungan nyo din naman ako sa mga subscribers at sa mga views. So yung hindi pa nakaka-subscribe dyan, subscribe na, huwag na mahiya. Ang after nito, ang susunod ko naman ay yung ating lilitek na timer at thermostat lang. Saka yung ating sino timer, may sino timer ako, dumating na. So gagawa ko yun ng video. So ayan, nagkabit tayo ng pinagkabit natin yung dalawang common. Magkakonekta yan, dalawang common. Tapos dito pasobra lang, pero common din to, pasobrang ano lang yan, pero nakakonekta din to sa common. Solder ko lang dalawang common, pinagkonekta. So ayan, yung dalawang common natin, magkakonekta na siya. Tapos may palabis. Bakit may palabis? Kasi ito yung papasok sa isang motor natin. So ayan, papasok natin ito dun sa, mamimili na lang kayo dito kung anong gusto nyo na counterclockwise or clockwise. So papasok ko siya sa akin, ang pipiliin ko, papasok ko siya sa pula. So ayan, papasok ko siya sa pula. Ah, hindi ko muna pala ipapasok. Magkukuha pa ako ng isang wire para sa ating manual. Isang wire pa. Ito, pagkukonektahin natin yan. Ito yung magsaserve sa atin ng manual. Tapos pasok natin dito sa pula. Sa pula ko pinasok. So ayan, buo na yung circuit natin. Gagana na to kapag nilagyan natin dito ng power supply na 220 volts. So, anong kulang? Yung ating toggle switch. So, ayan. Kakabit natin yung ating pang manual at pang automatic. Saan natin ikakabit to? Ikakabit natin ito sa neutral. Sa neutral. Kuha ulit tayo ng black kasi sa neutral natin ipapasok na. Maglalagay tayo ng block sa gitna ng toggle switch. So ayan, dito sa toggle switch na to, maglalagay tayo ng block. So
So, sana nasusundan nyo ako, no? Sa last part, pa-flash ko yung ating wiring diagram para mas may reference kayo dun sa aking mga pinagagagawa at pinagsasasabi ngayon para mas malinaw sa inyo, no? So, ayan. Naglagay tayo ng black wire dun sa toggle switch sa gitna, no? Tapos, kung nakikita nyo, itong ating power supply. So, medyo magulo pa, pero maiintindihan nyo rin yan. Kukuha tayo ng, kukunin natin si black. Kung inyo natatandaan, ito yung ating para sa plug, para sa supply. So, strip lang uli natin. Hiwag ang gunting. Strip lang natin yan. Then, pili tayo dito. Ito yung kanyang automatic linya para sa automatic. So, ang mangyayari na natin dyan, dito na papasok si supply. Hindi na dito sa isang ito. Kasi dito na siya pumasok sa toggle switch. So, kabit lang natin dito sa isa. Kasi 3 pins to. On, off, on. Ayan. So, naigse. Ayan. Lagay lang dito. Ayan. Then, kigpitan lang. So, ito hindi pa naman fixed to. Kasi wala pa dun sa box. Saka yung mga ginamit kong wire dito ay nagagamit ko pa naman. Kahit putol-putol na. So, kung inyong naaalala, bakit mayroon pang labis na isang wire dito na nanggaling dito sa common. So, itong black na to na itinap natin dito sa red ng motor. Doon papasok yan sa micro switch. Ah, sa toggle switch. Yun ang magiging manual niya. Ayan. Ito yung manual niya. Pag nakita nyo yung ating diagram, mas mauunawaan nyo to. Kasi itong ating aking pinag-wire, medyo magulo pa eh. Yung diagram nito, nasa last part ng video. Doon ko ipa-flash. So, ayan. Tapos na. Ang kulang na lang dito ay supply ng kuryente. So, ayan. Bali, ang mangyayari dito, yung linya, yung gitna ng toggle switch, dito na papasok yung ating neutral na magagaling dito sa ating plug. Dito sa ating plug. Ayan. So, yung ating plug, dalawang block. Kasi, ano lang to. So, ito na siya. Ayan. Ito yung ating magiging supply. Kakabit natin dito sa isang puti. Kung makikita nyo dito. So, may resistor. Pwede rin natin kalasin to. Irerekta ko na ng pasok. Kalasin natin to. Kasi meron siyang terminal block eh. Para hindi na tayo gumamit ng electrical tape. So, ito ha. Itong ipapasok kong ito, plug. Plug siya, plug. Para magkaroon na ng supply, pwede na natin isaksak. Itong white na to, ito yung sa live na nanggaling dito. Ipapasok din natin dito sa resistor. So, wag sana po kayo malito. So, ito. Itong white na to, live. Yung makikita nyo, kaya black siya. May kasama black. Kasi yung plug natin, parehas black eh. Tapos yung isa, papasok natin dito sa toggle switch. So, meron pang isang terminal block tayong natitira. Ayan.
Ito na yun, papasok to sa plug. Plug din to. Lalagyan ko na lang siya ng terminal block para hindi kayo malito. Saka hindi na tayo gumamit ng electrical tape. Kasi kakalasin ko rin naman to. Tapos isang linya galing sa power supply. Itong color code natin para hindi lang kayo malito. So, pang ginamit natin ay black and white. So, ayan na. Ito, okay na. Tapos na yung circuit niya. Kung makikita nyo, ito, galing sa plug. So, ang mangyayari nito ay hanapin natin yung automatic. Automatic and manual. So, kalasin ko lang muna. Nagsabid. Lipat ko lang dito sa ilalim. So, ayan. Okay na. Ayan. Ang automatic niya ito. Pataas. Automatic, off, manual. So, ayusin ko lang to para mas maganda. Then, para mas maunawaan nyo, i-setup ko dito sa ating board. So, wait nyo lang. When I wake up, I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee yet. Got no makeup. How do you look so fine? Bust up, bust up. How did I make you mine? Stay a minute, another minute. Hold on a second. I love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second. I love this moment, yeah. Love when we take our time to make love. Promise you I'm not wasting time in the bathtub. We don't gotta rush, no. Never gonna rush, no. My life's in a slow-mo, always in a slow-mo. I still show up on time. Stay a minute, another minute. Hold on a second. I love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second. I love this moment. So ayun, tapos na po ang ating wiring. Mag-uumpisa tayo dito sa ating power supply. Ito yung plug. Tapos dun muna tayo sa neutral. Ito yung ating neutral kasi ang ginamit natin na plug ay isang kulay lang. Kasi yun lang yung available ko na plug. Isang kulay. Pero dito sa circuit natin, black and white po ang ating ginamit. So kung makikita nyo, kukunti lang ating white na ginamit. Kasi yung live natin, ipinasok lang naman natin sa motor yun eh. Saka pumasok lang sa loob nung timer. So dito muna tayo sa neutral. Ito yung neutral. So pumasok siya sa toggle switch dun sa gitna. Tapos itong isa para sa manual na pumasok dun sa pula. Tapos ito naman, itong isang ito, pumasok siya sa common ng micro switch na nasa loob nito. Tapos itong dalawang wire na to ay ikinabit natin sa parehas na normally close ng micro switches. Tapos yung common na itong ating micro switches, pinagdugtong natin. Tapos after natin na pagdugsungin, nagpasobra tayo ng wire na nakatap din sa common na ipinasok din natin dito sa kulay pula. So doon naman tayo sa live. Ito yung live kasi nga sinasabi ko pares black yung ating plug. Dito lang tayo nag white para malaman natin na ito yung white. Itong white na to, itong live,
pumasok siya dito sa coil, dito sa coil ng ating timer. Tapos bago siya pumasok ng resistor ay nilagyan ko na siya ng isa pang wire na ipinasok natin dun sa gitna, dun sa kulay yellow ng ating motor. So ayun po, malinaw na malinaw po ang ating connection. So tatry muna nating saksak kung gagana siya. So ayun, before natin isaksak nga pala, itong timer natin ay 8 pin yung nakalubog, 8 pin yung nakalutang, para ang interval natin sa ating pag-swing ng motor ay every 2 hours. So ayan, tetestingin na natin kung gagana. Itong ating toggle switch, ano yan, naka-off pa. Kaya kapag sinaksa ko, hindi agad siya gagana. So ayan, saksa ko na. Kung makikita nyo, ito yung motor. Tapos yung micro switch natin, ayan, medyo lalayuan ko lang. So ayan, nakasaksak na siya. Ang automatic natin ay papunta dito sa side na to, yung toggle switch. So ayan, nakikita nyo yung motor natin gumagana. Naka-automatic yan. Kaya pwede natin siyang patayin dito sa micro switch na to. So dito sa kabilang to hindi gumagana kasi yung oras niya nandito sa micro switch na to. Ayan, kung makikita nyo, tumigil yung motor. Pag binitawan ko tong micro switch na to, aandar siya. Ibig sabihin po gumagana. Ngayon, itry natin na ipihit itong ating timer kasi yung ating time ay nakatapat sa nakalubog na pin. Itatama ko siya. Kung i-rewind natin ang dito pa siya namamatay, ayan. Dito sa micro switch na to siya namamatay, ayan oh. Pero pag dito, hindi siya namamatay, diretso lang. Ngayon, doon natin itatapat yung trigger mechanism niya sa naka lutang na pin. Iikutin ko tong dial. So, narinig nyo, lumagitik. Nag-trigger na yung kanyang mechanism. Yung kuryente niya, dito naman lumipat sa micro switch na to. Kaya dito ko naman siya makokontrol na i-on saka i-off. Ayan, diba? Dito sa kabila, hindi ko na siya kayang kontrolin. Hindi ko na pwede siyang patay buhay dito sa kabila. Andito na. Kasi, nakalipas na yung 2 oras. So, isa pa ulit. Tatapat natin sa nakalutang na pin. Iikutin natin itong dial. Ayan. Kung kanina, nandito yung kuryente, dito siya, dito natin siya nakokontrol. Ngayon, dito uli natin siya makokontrol. Ayan. Patay si motor. Bibitawan ko yung lever ng micro switch. So, dire-diretso siya. Ngayon, automatic po yun. Naka-automatic siya lahat. Ngayon, ang purpose nitong manual ay para makapag-center tayo ng tray kung ang gagawin natin ay swing type. So, yung ating manual ay dito sa kabilang to. Off yun, yung gitna. So, isa pa. Kahit ano ang galawin nyo dito, hindi siya mag-o-off. Halimbawa, nakatagilid yung ating tray sa kanan. Tapos magsasalang tayo, kailangan nating i-pull out. Yun ang purpose ng manual para ma-center natin. At yun ang purpose din kung bakit lever type lang ang ginagawa ko. So ayan, kung makikita nyo, hindi natin siya mapapatay dito. Hindi rin natin mapapatayan dito. Kasi naka-manual. Ayan, kahit sabay pa yan, wala. Dito lang natin siya mapapatay. Walang pumasok na neutral dito. So ayun, sana malinaw sa inyo. So isa pa ulit, automatic natin. Yan. Dito, wala, hindi natin siya makokontrol. Dito natin siya makokontrol. Ayan. Kasi
umiikot yan dito sa loob eh. May gear yan sa loob. So ayun, sana malinaw sa inyo at sana po meron kayong natutunan sa video na ito. So hanggang doon lang muna tayo at maraming salamat po sa panonood sa aking mga video tutorial. Maraming salamat po. So God bless all at ingat po tayong lahat.